linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaming kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga salamoy iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat at sumayo rin. Sa diwa ng Kuwaresma, tayo po'y tinatawag na laging magbalik loob. Magsisi, pumunta sa Kanya, nagpapakumbaba, pinapahalagahan natin ang pag-aalay ni Jesus ng Kanyang buhay para maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Papasalamat po tayo na sana tuloy-tuloy na pong mawala ang pandemya sa kapaligiran natin. Marami na po ang namatay at binawian ng buhay at ang mga nagkasakit at yung mga nabubuhay pa tayo po ay naapektuhan po sa ating kabuhayan. Pagdasal din po natin ang kapayapaan sa may Ukraine, may giyera po doon, may invasion ng ibang bansa. Isaalang-alang po natin ang kanilang kapakanan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Ngayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay nang dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay nang walang pagtatangkilik mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nababagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong, kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa, at ikaw din sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman.
Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin. At sa gayoy, mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautosan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nakahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ko sa aking ikaw at loobing tunay na tapat, puso kay gawin mong wagas. Nang manauli ang ganap, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama,
ay marunong magbigay ng mabubuting bagay. Sa inyo mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Ngayong Kuresma, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang diwa ng salita ng Diyos, ang paglapit natin sa Kanya, ang pagdulog natin sa Kanya sa desperasyon ng ating kalagayan. Sa ating unang pagbasa, aklat ni Esther, ang kwento noon, nasa lumantipan po tayo, natapon sa ibang lugar ang bayan ng Israel. Nabihag sila, nasa kaptibidad sila. Kaya nasa ilalim sila ng ibang mga kapangyarihan na mga umuusig sa kanila. Siyempre, iba-ibang mga lahi. At merong isang makapangyarihan na ibig lipunin, ligpitin, patayin ang bayang Israel. Kalaban, may kalaban sila, may kaaway sila. At si Esther, siya'y reyna kasi maganda siya eh. Napili na napahanga ang hari sa kagandahan niya, pero hindi alam na siya'y Hudyo. At nung panahon noon, ay dahil yung na mga alituntunin noon, kung ang reyna pupunta sa hari na hindi tinatawag, eh pwede siyang papatayin. Kaya dito, sa yun ang konteksto, maglalakas ng loob. Kasi kung hindi siya paboran, baka mawalan siya ng buhay. E sino magustong mamatay? Pero gagawin niya ito, lalapit sa hari upang makiusap. Upang maligtas sa kanyang bayan. Kaya ang dulog niya, Panginoon, sino ba ako? Mahina ako. Mataas ang aking katungkulan dahil maganda ako. Pero, di naman ako, ordinaryong tao lamang ako. Yan ang dasal niya. Gagawin niya ito alang-alang sa kanyang bayan, alang-alang sa kanyang pamilya, alang-alang sa kanyang komunidad. Dahil nagmamalasakit siya sa kanyang bayan, kahit na siya'y maaring mamatay, pinapaubaya niya sa Panginoon. Yan ang kanyang panalangin, taimtim na dasal. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, humingi kayo at kayo'y makatatanggap. Hanapin ninyo at inyong masusumpungan. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan. Ang Diyos napakabait, eh kung tayo, masama tayo, marunong din tayong gumawa ng mga gawain ng kabutihan, eh ano pa kaya yung ating Ama na nasa langit na pagbibigyan tayo, makahahanap tayo, bubuksan ang pinto. Sa kung tayo'y taimtim, kung tayo'y sinsero, kung tayo nagmamakaawa, kung tayo nagpapakababa, naninikluhod, nakikiusap, kung maaari lang po, kayo po ang Diyos, ayaw namin kayong pangunahan, ngunit ito po ang aking sitwasyon na wala na akong malalapitan kung hindi ang aking daing. Yung hiling sa unang pagbasa noon yun, at sa Ebanghelyo at ngayon,
Wala namang nagbago. Ang kalagayan ni natin, makikita natin sa mukha ng isa't isa. Kaya nandito tayo sa simbahan, eh meron tayong hinihiling sa Kanya. Naway tayo paboran. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po ay lagi tayo maging pursigido. Lagi tayong kumatok, lumapit, humingi sa harapan Niya. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ang tugon po natin, butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog. At ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban
na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay inyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahaig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintul sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay ministers po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang iyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na upo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat.
panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkalo mo ngayon sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at anggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na kanilang at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat po sa inyo. Meron po akong natitirang 3 libro na ilalathala ko pa na way tangkilikin po ninyo. Sa susunod na halalan, gamitin po natin ating konsyensya, kilatisin po natin ang mga kandidato na nagpepresenta ng kanilang mga plataforma. Ipagdasal natin ang halalan, ipagdasal natin ang ating republika. Maraming salamat po sa inyong mga tulong. Dito sa loob ng Pilipinas at sa labas ng ating bansa, maraming tumulong sa panahon ng pandemya. At sa 15 ng Marso, may procession po tayo bilang pasasalamat kay San Roque. Sinamahan, tinulungan tayo sa loob ng 2 taon ni San Roque. Kaya may ako po magmimisa ng tanghali, magpasalamat tayo sa kanyang malaking tulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, siyo po muna ang lahat. Maaari na po tumayo at lumabas ang nasa berdeng upuan. Maaari na rin pong tumayo at lumabas ang nasa pulang upuan.
Maaari rin pong tumayo at lumabas ng nasa berde, ang nasa dilaw na upuan at asul na upuan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsunod at pakikiisa.